Alam na natin ang panahon ng Adviento ay panahon ng paghihintay. Paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon. Paghihintay sa pag-alala ng Pasko ng Kapanganakan. Ang bawat Pasko ay kakaiba. Maaring pare-pareho tayo ng regalo, maaring pare-pareho ng awitin, maaring pare-pareho ng pinupuntahan kapag Christmas party, pare-pareho ng kulay, berde at saka pula. Pero ang Pasko, ang Adviento, ang simbang gabi ng 2020 ay mayroong tatak. Tatak COVID-19. At siguro sa mga darating pang taon, babalikan natin ang 2020 bilang taon ng COVID. Para sa akin, ang bawat Pasko ay kakaiba. Pero ang isa sa mga Pasko na naging kakaiba sa akin ay yung Pasko pagkatapos ng maging ulila akong lubos. Namatay ang tatay noong 1995. Ngayon ayoko nang alalahanin na wala na rin akong nanay. Kasi nang mamatay siya ng October at dumating na ang December, parang ayaw ko nang tingnan ng Christmas tree. Parang ayaw ko nang maglagay ng belen. Parang wala akong ganang magpadala ng Christmas card. Sapagkat yung luha ng kamatayan at pangungulila ay masyadong malakas. Parang hindi kayang talunin ng diwa ng Pasko. Yung kalungkutan, yung pangungulila na dinadala ko noon at hanggang ngayon ay dinadala ko. Nabago yung Pasko dahil wala na akong magulang. Hindi tayo pwede magpasko kung wala ang magulang ni Jesus. Pero paano ka magpapasko kung wala ka ng magulang? Naiba yung aking pananaw sa Pasko at nagkaroon ng tatak, loneliness. Ang saya ng marami, nagkakantahan ng marami, nagtatawanan ng marami. Sumasama ka sa tawa, pero sa loob mo ay naroon yung kalungkutan, yung vacuum na parang hindi kayang palitan. Sapagkat may wala sa iyong Pasko, at para sa akin, wala na akong nanay. Paano magkakaroon ng Pasko kung wala ang Birhen? At paano mga ipapanganak si Jesus kung wala siyang ina? Pero yung pangungulila para sa mahal sa buhay, lalo na sa panahon ng Pasko, ay pagkakataon din para tingnan natin na ang pangungulila ay pamamaraan din ng Diyos para maintindihan natin kung sino siya talaga sa ating buhay. Ang isang taong nangungulila ay isang taong nangangailangan. Kahit marami kang pera, kahit sikat, kahit nasa tuktok ka ng tagumpay, kapag naramdaman mo yung pangungulila, ikaw ay isang taong dukha, ikaw ay isang taong nangangailangan. At yon ang pagdating ng Panginoon sa atin. Dumating siya bilang isang sanggol na nangangailangan. Sanggol na hindi kayang pakainin ng sarili, hindi kayang paliguan ng sarili, hindi kayang maghanap buhay. Isipin ninyo, kung kayo ay nasa harap ng isang entablado, makakita kayo ng isang rock star, makakita kayo ng isang Olympic athlete, at makita ninyo yung pinakamayamang tao sa buong Pilipinas, at makita ninyo yung isang sanggol na nakahiga sa isang duyan o kaya sa isang crib. Sino sa apat na yon ang tawag ng ating pansin? Maintindihan mo ang diwa ng Pasko kapag hindi mo pinansin yung rockstar, hindi mo pinansin yung Olympian, hindi mo pinansin yung pinakamayaman, at ang pinansin mo ay yung hindi sikat, yung nangangailangan, at yun ay baby. We all love babies. And it is a sick mind not to love babies.
Gusto natin ang sanggol. At ang sanggol na kapagbibigay sa atin ng saya na hindi kayang ibigay ng bilyon, hindi kayang ibigay ng Olympic medal, hindi kayang ibigay ng isang masigabong palakpakan sa isang stadium na ikaw lang ang pinapalakpakan. The loneliness of the child, the neediness of the child, the powerlessness, the weakness of the child has become God's way to enter our lives. Hindi ko alam kung paano ako magpapasko kasi hindi na babalik ang nanay ko. Wala na rin ako magulang. At kapag tinignan ko yung Belen, parang may konting turok sa puso. Kasi parang gusto kong sabihin, buti siya, may nanay pa. May nanay pa rin ako pero hindi ko nakasama. Subalit sa pangungulilang ito, may tinuturo sa atin ang Diyos. Loneliness is God's way of leading us to Him. Because when He visited us, siya ay nag-anyong nangungulilang sanggol, nangangailangan, nagsusumamo, nakikiusap na siya ay alagaan natin. Sa pangungulila natin ngayong Pasko, sana maramdaman natin yung pangungulila ng Diyos at nagsasabi sa Kanya, nagsasabi sa atin na nagmaliit ako, naging sanggol ako, kalungin mo ako kasi kaya ako ginawa ito dahil mahal ko kayo. Dahil sa pagpanaw ng aking nanay, nabago rin yung mga tradisyon. Nung buhay pa siya, pupunta ako sa kanya ng ating gabi ng Pasko at kakain at mabalik simbahan para mag-misa. At pag December 26, pupunta ako sa isang orphanage. Daladala ko yung mga prutas, mga chocolates, bigay sa akin. Kakainin ko yon kasama ng mga ulilang bata na iniwanan ng kanilang mga magulang. Malagkit yung pisngi, malagkit yung kamay, kumakatas yung orange, nasasama ka dun sa marka ng tsokolating nasa kanilang bibig, napunta sa pisngi mo, napunta sa sutana mo. Pero masaya. Merong isang bata, December 26, habang nagkakainan ng lahat, nandun lang siya sa isang sulok. Sabi ko, anong gusto mo? Gusto mo ng chocolate? Orange? Apple? Sabi ko, mayroon pa ako isang candy cane. Anong gusto mo? So, naglaro-laro ako, kinlaon ko yung sarili ko. At nung malapit na ako sa kanya, gusto ko masaya ka, anong gusto mo? Sabi niya sa akin, kalungin mo ako. Kinalong ko siya, iyakap ko siya, di ko na alam kung gaano katagal. Nagkahalo yung luha namin, nagkahalo na rin yung sipon namin, nagkahalo na yung pawis namin. Subalit sa sandaling yon, naintindihan ko ang diwa ng Pasko. Ang Diyos ay hindi lumabas sa atin mula sa pitak ng langit. Ang Diyos ay hindi dumating sa atin na hinawi yung ulap. Ang Diyos ay hindi dumalaw sa atin na biglang umusbong na parang Superman o Super Baby. Dumating siya bilang ulila, bilang nangangailangan, at sa sabsaba nagsalita siya, kalungin mo ko. Ang Pasko ay Pasko ng ulila. Ulilang Diyos na nagsasabi sa atin, naging ulila ako, nagpakaliit ako para madali niyo kong mahalin. I have made it easy for you to love me. Just love me. Just show your love for me. At sana, kung mayroon kayong pangungulila ngayong Pasko, loneliness is Christmas. May that loneliness lead you to the loneliness of God coming to us, loneliness to loneliness, heart to heart,
weakness to weakness. May we meet the Lord who has become a human being like us and embrace Him closely, lovingly, tenderly into our hearts. Manginginlay po tayo. Manahimik tayo ng ilang sandali. Kilalanin natin ang ating pangungulila. Yung mga nawawalang hinahanap natin. At sa karanasan ito, sa damdamin ito, sana matagpuan natin ang ating hinahanap at si Jesus pala ang kasagutan sa lahat ng ating pangungulila. Patuloy po tayo sa pagninilay natin tungkol sa Pasko. At balikan po natin yung experience ng wala na akong nanay ngayong Pasko. At kapag wala ka ng nanay ngayong Pasko, merong kulang, pero meron ding aral. Palagay ko po, kung gusto nating maging maganda ang ating Adviento, maging maganda ang ating simbang gabi, dapat tayong paturo sa lahat ng nanay. Hindi tayo pwede maging tao kung wala tayong nanay. Yung ibang nanay, hindi kinikilala ang kanilang anak. Yung ibang anak, hindi kinikilala ang kanilang nanay. O yung ibang anak ay iniwanan ng kanilang nanay. Pero lahat tayo may nanay. At hindi tayo magiging ganap na tao, wala tayong nanay. Kaya nga si Jesus, para maging tunay na tao at ganap na tao, meron ding nanay at ang tawag niya ay Nanay Maria. Bakit mahalaga ang pagninilay na ang pagiging nanay ay daan natin sa pagiging mabuting Kristiyano na magdiriwang ng Pasko? Kasi po, sa tungkulin ng nanay, meron siyang iba't ibang yugto upang maging nanay ka talaga. Una ay paglilihi. Pangalawa ay pagdadala. Pangatlo ay pagluluwal. At ang pang-apat ay pag-aaruga. Isa-isahin po natin. Paglilihi. Naglihi ang mahal na Birhen sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi sa kapangyarihan ng sinumang lalaki. Hindi sa pakikipagtalik sa lalaki, kundi sa pakikipagniig sa Espiritu Santo. Kapag sinabi natin na ang mahal na Birhen ay Birhen, hindi dahil marumi ang sex, kundi dahil ang kanyang paglilihi ay naganap hindi sa kapangyarihan ng tao, hindi sa kapangyarihan ng siyensya, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung tayo ay magbubukas sa Espiritu Santo, maglilihi din tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi mo kailangan maging babae para maglihi. Ang kailangan mo lang ay maging bukas sa Panginoon. You don't have to be a woman to conceive. You're a man, you're a child. You can also conceive if you allow the Holy Spirit to overpower you. Hindi tayo magkakaroon ng magandang Pasko kapag hindi natin binuksan ang ating sarili sa Espiritu Santo. At pagkatapos ng paglilihi ay pagdadala. Pagdadalang tao. Daladala ng nanay sa kanyang sinapupunan ang kanyang anak. Ang full term ay 9 months. Minsan premature, 7 months. Pero nabubuhay pa rin kahit premature. Ano ang itinuturo sa atin ng pagdadala na matuto tayong maghintay? Kasi ang paglimot natin sa kahalagahan ng paghihintay ay, pasensya na kayo sa salitang gagamitin ko, ay kabastusan. Kabastusan. Ang paghihintay ay tanda ng paggalang. Ang paghihintay ay tanda ng pitagan. Waiting is reverence. So, when the bride sleeps without the marriage vows, that is irreverent. So, when we
extract the child from the womb and not wait for 9 months. It is irreverence against life. Nung kami po ay high school, turo sa amin ng isa sa mga teacher sa Letran na ang paru-paro ay isinisilang sa pamamagitan ng isang cocoon. At kung papanoorin po ninyo yung pagsilang ng paru-paro mula sa isang cocoon, makikita mo talagang hirap na hirap siyang lumabas doon sa kanyang cocoon. Meron pa akong classmate, ang ginawa niya ay nagsindi siya ng posporo at sinindihan yung dulo ng cocoon. At talagang napadulas yung paglabas ng paru-paro. Napadali. Pero sa kasawi ang balad, sa aming kalungkutan, kasama na rin kahihiyan. Lumabas nga yung paru-paro, pero yung kanyang pakpak ay mahina. Hindi niya kayang lumipad kasi minadali. Ang naglalakad ng matulin, kumatinik ay malalim. Ang pagdadalang tao ay paghihintay sapagkat ang tunay na nagmamahal ay naghihintay. Babae lang ang pwedeng magdalang tao, pero laki o babae, pwedeng magdalang Diyos. Pwede nating kupkupin ang Diyos sa ating puso. Conservabat. She treasured everything in her heart. She treasured everything in her memory. Pagdadala, paghihintay, hindi nagmamadali sapagkat ang tunay na nagmamahal ay marunong maghintay. Ang paghihintay ay tanda ng paggalang at pagpipitagan sa minamahal. At pagkatapos noon ay pagluluwal. Pagluluwal. Pag tayo ay iniluwal, nakakakita tayo ng liwanag. Sapagkat ang pagkaintindi natin ay madilim ang sinapupunan. Tama naman, walang ilaw sa loob ng sinapupunan. Kaya kapag tayo isinilang, minsan sinasabi natin na nakasilay ng liwanag ang sanggol. At ang pagsilay ng liwanag, tawag natin doon ay birthday. Nanay lang ang pwede magsilang ng sanggol, pero tayong lahat ay pwede maghatid ng liwanag sa ating kapwa-tao. Ang simbang gabi ay ganoon. Hindi lang yung paglukob ng Espiritu Santo, hindi lamang yung pagdadala at paghihintay sa Diyos, kundi pagbibigay ng liwanag, pagbibigay ng buhay, pagbibigay ng sarili sa ating kapwa-tao upang sa pamamagitan ng ating pagbabahaginan, makatanggap ng liwanag ni Kristo ang ating kapwa-tao. At pang-apat ay pag-aaruga. Matapos maglihi at magdala at magluhal ay pag-aaruga. Mula sa kanyang dibdib, pinapakain ang sanggol. Nanay lang ang pwedeng magpakain mula sa kanyang dibdib. Subalit, lalaki o babae, pwede tayong mag-aruga, mag-alaga sa ating kapwa-tao. Do not be afraid of tenderness. Do not be afraid to give tender care. Even if you are not cared back, even if you are not recognized, even if you are not appreciated, even if you are not thanked for, just be caring. Just be loving. Do not be afraid of tenderness because you have been nurtured by the Lord. At sana tayo naman maging mapag-aruga sa ating kapwa-tao. Ang panahon ng Adviento ay panahon ng mga nanay. Paglilihi, pagdadala, pagluluwal, at pag-aaruga. Maraming itinuturo ang pagiging nanay. At kung matutunan natin ang pagiging nanay, lalaki man tayo o babae, mas malapit tayo sa diwa ng Pasko. Sandali tayong manahimik, alalahanin natin ang ating nanay. Kasama pa natin dito sa mundo o sa makabilang buhay na o hindi na natin kailanman nakilala o
iniwanan tayo at ayaw magpakilala. Saan man naroon ang ating nanay, sana'y mabuksan ang ating puso upang ang kanilang ginawa para sa atin ay gawin natin para sa mundo. Tayo po'y manahimik at magnilay. At sa pagpapatuloy natin ng pagninilay sa Adviento at Simbang Gabi, narito naman si San Jose. Ang description sa kanya ay taong matuwid, lalaking matuwid, sapagkat siya ay banal. Subalit, kahit siya ay taong matuwid, taong banal, taong masunurin sa kalooban ng Diyos, meron siyang isang katangian na maaari nating pagkapulutan ng gabay. At ano yon? Alanganin. Alanganin. Nakakalungkot po kapag pinanggit natin ang alanganin, akala natin ay hindi babae, hindi lalaki. Alanganin nga yun. Pero meron pa pong mas malawak na kahulugan ng alanganin. Yung bang di mo maintindihan kung matanda o bata. Di mo maintindihan kung maliwanag o madilim. Di mo maintindihan kung ito ba ang gusto o ito ang ayaw. Di mo maintindihan at kapag naharap tayo sa alanganin, ay maaaring mawalan tayo ng tiwala sa sarili o mabawasan ang pagtitiwala sa Diyos. Si San Jose ay isang lalaking namuhay ng alanganin. Sino ba ang nakaranas na meron kang kasintahan, handa na kayong ikasal, subalit biglang nagdalang tao na hindi ikaw ang ama? Simple pa yon. Pero kapag nanaginip ka at sinabi sa iyo ng anghel, pakasalan mo pa rin siya sa kabila ng lahat, magulo na yon. Alanganin. Alanganin sapagkat gusto niyang alagaan ang kanyang anak na ibinigay ng ama sa kanya upang siya ay maging ama-amahan. Pero nandoon yung banta ni Herodes na baka patayin. Alanganin. Tuturuan ko ba itong maging karpintero? Eh siya ang karpintero ng buong mundo. Alanganin. Ang Simbang Gabi ay palaging panahon ng alanganin. Hindi siya kalaliman ng gabi. Hindi rin siya katirikan ng araw. Madaling araw. At pag tinignan natin yung ating kasaysayan ng kaligtasan, yung mga magagandang bahagi ng ating kasaysayan na gawa sa kadiliman. Kailan nilikha ng Diyos ang mundo habang madilim? There was chaos. Kailan pinalaya sa pagiging alipin ng mga Israelita sa kadiliman ng gabi? Kailan isinilang sa kadiliman? Kailan ibinigay ang katawan at dugo? Dapit hapon, padilim na rin. Kailan siya namatay? Bagamat hapon, sabi ng banal na kasulatan ay nagdilim ang langit at lupa. At paano siya muling nabuhay? Kailan siya muling nabuhay? Sa kadiliman din ng gabi. Mga minamahal kong kapatid, ang Simbang Gabi palaging madilim. Subalit paalaala sa atin, hindi nakakatakot ang dilim. Ang dilim ay pagkakataon upang tumingala tayo sa langit. Makita natin na sa kabila ng kadiliman, nariyan pa rin ang mga bituin, nariyan pa rin ang buwan na inilagay ng Diyos sa langit upang maging paalaala sa atin. Sa kadiliman, sinasabi ng Diyos, narito pa rin ako. Hindi kita pababayaan. Si San Jose, naglakad sa kadiliman, subalit palaging nakatingala at ang liwanag ng buwan at mga bituin ang kanyang naging gabay. Ang liwanag ng buwan ay galing sa Diyos. Ang kutitap ng bituin ay galing sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos.
Only those who are willing to walk through the dark night will be able to see the beauty of the stars and the moon. Huwag kayong matakot sa panahon ng alanganin na hindi alam kung saan pupunta. Tumingala ka lang sa langit, imuho ka lang sa iyong kalooban, at matatagpuan mo ang liwanag na nasa puso, ang liwanag na nasa langit, ang liwanag na Diyos mismo, because He Himself is our light. Papalapit na po ang kapistahan ng liwanag. Alanganin ang ating buhay, huwag kayong matakot, do not be afraid. The Lord says to us, I am with you to deliver you. I will never forsake you. Call upon my name. I am here for you. San Jose, alam po ninyo maglakad sa kadiliman. Alam po ninyo ang maglakad ng alanganin na hindi tiyak kung saan pupunta. Turuan po ninyo kami magtiwala sapagkat ang buhay wala talagang katiyakan. Iisa lamang aming katiyakan na hindi kami papabayaan ng Diyos. Kung papaano kayo po, San Jose, ay sumandal sa pagpapala, sa paggabay ng Diyos. Amen.